Good morning mga kabihero. Alis tayo ngayon, may biyahe tayo ngayon. Going to Jones, Isabela, sa aming hometown. So magstay tayo doon hanggang hapon siguro. So time check, 7:45 AM. So natatakbo na ng motor ni Weng is 383 kilometers, no? So, nung ginamit ko to, nagpunta kami ng Quirino province sa landingan viewpoint, ay 100 kilometers lang. So ngayon, nasa 383 kilometers na, almost 400 kilometers. Parang ako na rin yung nag-break in itong motor niya. Dito tayo ngayon sa highway going Jones, Isabela. Bibihira lang dumadaan dito ang sasakyan. Mabibilang mo lang sa mga kamay mo yung mga sasakyan na sasalubong mo. Actually, pwede ka magpatakbo dito ng mabilis eh. Ay, ang ganda ng paligid. Green na green. Yung mga palay. San Juan Elementary School. Ayun, banda doon, may kita mo yung mga bundok. Yan, mga sa bandang Quirino yan, Quirino Province. Mga bayan sa probinsya ng Quirino, like Maddela, Nagtipunan, Bifun, at marami pang ibang bayan. Mountainous region ang bayan ng ang probinsya ng Quirino. And then pagbaba mo na doon sa paglagpas mo na ng Quirino, ang next na probinsya na inyong makikita ay ang Aurora Province, which is doon naman ay mga dagat, beach na magaganda ang makikita ninyo. At the moment nandito tayo sa Pangal Norte, Echague, Isabela. Nandito ngayon tayo sa Dalibubun Bridge. Nag-stopover lang tayo at tayo umihi. So ito yung bridge na to, ay ang naghihiwalay sa bayan ng Echague at ng Jones, Isabela. Bango ng hangin. Probinsya. So, andito na tayo sa Jones, Isabela. Nadaanan natin yung Prospero Bello. Yun yung parang medical facility dito sa aming bayan. I don't know kung tinatawag nila itong Little Baguio kasi paikot-ikot. Ito yung kampo ng mga sundalo dito sa left side. So ito na yung aming bayan, ang bayan ng Jones, Isabela. Sayang lang at hindi natin nadala yung drone para makapagpalipad man lang tayo at makita yung area ng aming hometown. So kung makikita nyo doon, andun yung mga bundok. Yan yung mga bundok ng Quirino Province. So magkadikit lang itong probinsya ng Isabela at Quirino. Ay, nakakamiss dito. Sarap bumalik-balik kasi dito ako lumaki. Dito ako from pagkabata hanggang makagraduate ng high school. Dito ako tumira kasama ng aking mga lolo at lola. Sila ay nagpalaki sa akin dito.
Wala na rin sila, matagal nang wala. Si mother, pumanaw nung 2016. And si father na lang kasama namin dito. Si father, dito siya nakatira sa home, dito sa Jones. Si Weng, yung aming bunso, sa Santiago City, doon sa Camelia, Batal. Baba tayo, tara, let's go. Banking. So ito ang aming school. Dito ako nag high school sa Jones Rural High School. Yan. I love JRS. So dati dito kami nagkakaroon ng flag ceremony dito sa area na to. Nandun yung stage namin. Nami-miss ko yung high school life, grabe. Nagpe-perform kami dyan. Dancer ako nung araw. Tapos, nagigitara din. Nakapag-perform na ako dyan ng ilang beses sa stage na yan. Oh my God, that was 20 years ago. Dalawang dekada na nakalipas. Sarap maging bata. Shout out sa mga kabatch ko. Batch 1996 dito sa JRS or Jones Rural School. Oh my. Nakakamiss. Good morning. Seminar kayo, sir? Pa? Seminar kayo? Ah, hindi po. Nagbablog lang ako. Dito ako nag-graduate eh. Batch 1996. Dumalaw lang uli. Pwede ba? Matagal kayo hindi umuwi dito, sir. Ah, tagal na rin after nung pandemic. Ngayon lang uli. Pang-reunion namin, sir. Hindi ka pumunta. Hindi ako nakapunta. Grabe, sayang. Nakita ko yung project namin dyan eh. Ayun ah. Ito, sir. Oo. Ito, sir. Okay. Asama mo pala si Engineer Mariano. Kabatch ko. Oo. Kabatch ko po, opo. Ito, sir. Oo. Ayun, mag-ikot, sir. Ikot lang ako, ha? Sige po, sala. Ano pong pangalan nyo? Bumanglag. Bumanglag. Opo, opo. Dito tayo, baba tayo. Ito yung pinaka namimiss ko dito, dito sa baba. Lagi kaming late ni JR noon. Reynaldo Galliardo Jr. Kapag flag ceremony. Lagi kaming tumatakbo rito pa baba. Ito yung stage na kung saan dito laging ginaganap yung mga performance like mga folk dance, modern dances, mga pagkanta, mga competition dito rin ginagawa dito sa stage na yan. So yan, dito lahat ng mga estudyante dito nakapila by year, by section. Tapos marami ditong ano, puno ng mahogany, nara. Ayan, nandiyan pa rin sila. Akyat nga tayo dito. Ah, dito kami nag-ROT, ano ba yung tawag doon? CAT. Nung high school. Dito sa area na to. Nagkakaroon kami ng formation for CAT. Hindi ako officer noon. Kasi medyo payatin ako noon eh. Dito sa area na to yung THE or Technology and Home Economics Building. Dito sa area na yan. So lahat ng mga vocational learning dito nangyayari, tulad ng pagtatahe, pagluluto sa mga babae. Sa aming mga lalaki noon, hiwa-hiwalay. Pero ang dalawa lang yung major noon. Since agricultural school ito, ang major lang is animal science. Yung mga pag-aalaga ng mga manok, baboy, baka, kung ano-ano pang klase ng farm animals. And then yung plant science, which is doon ako napunta.
I miss this place. I miss my high school days. Tapos ayun yung project namin, no? Batch 96. Ayan, no? May nakalagay, batch 96. Whew. Yan, 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 yan. Batch 96. So kami nagpagawa nitong area na to, no? Tapos, saan pa ba? Dito, dito tayo. Dito yung dito kami yung main building dati. Dalawang floor to dati. I don't know bakit isa na lang. Yan. So dito yung mga English and Filipino subjects dito sa part na to. And then mga math and sciences dito naman. Ayun, no? May nakita, math science teacher's room. Yan, dito yung mga math and sciences. Uy, ano nangyari? Ah, hindi na na ano, sira na. Sira na, sayang. So, balik na tayo. Dito sa left side yung ano, canteen. Jones Rural. Ayun yung canteen namin, no? Buhay pa rin yung canteen. Doon pa rin sa area na yun. Mini Museum and Reading Center. So, ito yung, oh, merong, I don't know kung ang tawag nila dito, parang merong basketball court dito sa loob. So, parang gymnasium din nila yan. State of the art building. Food processing and dressmaking. Baba tayo dito sa kaliwa. So ito na yung mga bagong building dito. Dati ano to, dito yung bahay ni na Sir Cubangbang. Yung teacher namin si Mr. Corpus. May diyan yung may room na may room kami diyan for plant science. Ito ano to, computer laboratory building. So mukhang meron na rin sila ng mga computer based subjects. Tapos accountancy business management. So since ano pala may grade 12 na. Nandito na yung mga major ano nila, learning sila dito sa mga buildings na to. HE building, home economics. Jones Rural School, Senior High School, School ID. Science and Technology, Engineering, Mathematics. For mga senior high school subjects. So ito yung lumang THE building. Ito. Diyan kami nagkaklase. Mga second year yata yun. Mahogany Avenue. Napakaraming mahogany dito. So dito rin kami area din kami dito nagpa-plat or gumagawa ng plat for crops like sitaw, kalabasa, ampalaya, pechay, mga ganong klaseng gulay. So since agricultural school nga, yun, talagang yun ang aming mga ginagawa. Nagtatanim kami ng kung anong iba't ibang klase ng gulay. At sa animal science naman ay nag-aalaga ng mga farm animals
Like yung nga, baka, kalabaw, manok, pato. Nostalgic yung feeling. Yung bumabalik sa'yo yung memory. Yung kabataan mo. So yung feeling na yun yung ang sarap maalala. Ang sarap balik-balikan. Lalo na pag nakikita mo yung mga lugar na kung saan ka lumaki. So kung saan mo in-spent yung kabataan mo. Yung lahat-lahat nung ang saan ka naka-experience ng crush and love. Mga ganun baga. Sarap-sarap balikan. Thank you po! Yung elementary days namin dito sa Jones West, Jones West District, Campus 1 ang tawag nila dyan. Jones West Central School, Campus 1. Yan, dyan ako nag-aral ng elementary. From grade 5 hanggang grade 6. May mga checkpoints dito. So, yun yung munisipyo. Teki! Hello! Kamusta? Kamusta sa? Ito si ano, Arjun. Arjun Joget. Okay lang ba kung naka sa camera? Hindi ka ano? Hello! Si Arjun. Siya yung aking kabatch nung high school. Kamusta? Yossi break. Kuya, kamusta? Okay. Para kami Abe, Salvador. Anthony na ako. Opo, opo. Classmate namin yun na JR. Pupunta muna ako na JR. Opo, opo. Kuha ako ng mani. Sige po, salamat po. Ang sikat na Gota Rose dito sa Centro Jones, Isabela. Ayan, Gota Rose. Ito, nag-widening na rito. So, dati nandito malapit dito yung ano, bahay nila. Itong ano, kainan or restaurant nila. So, dito tayo. Morning! Ah, okay. Pero yung mani na to na ano na, yung process na siya, hindi siya yung... Ah, okay. Ito na yung ano na, ubusan kasi kami ng ganito. Oo. I see. Oo. Saan kayo bumibili ng ano? Ito, oh, nung Santiago pa? Ah, yung mani. Yung mani. Ito yan sa mga farmers. May supply. Oo. Santiago kasi. Kasi naghahanap si Mrs. Mahilig sa mani, sabi ko. Doon kami kumukuha sa Arobo. Kaya lang. Ay, ng mga hilaw? Oo, yung mga hilaw. Wala, order. May order? Order lang kasi. Bisa nakarating na sa ibang bansa to. Wow, nag-export na. Order nila. Oo. Yung mga dadalhin sa ganito. Ito, tignan mo to. Ano. Sige, sige. Kumakita yung ano mo. Yung t-shirt. T-shirt. Iyan, nakuha na natin yung mga dadalhin na mga pinapa ano ni JR ni Ray. So, dito natin muna ilalagay at hindi kasya. At binigyan pa ako ng kakaining mani. Ito, greaseless peanut tsaka yung isang adobo. Adobong mani. Thank you, Gota Rose, Ate Cheryl, thank you. Ayan, tignan natin si Papa rito, check natin. Ayun, naabutan natin ang aking mahal na ama. Ayun siya, oh. Nakatingin, no?
Anaan? Marami ba yung papadala nyo? Ha? Marami yun, nakakarton? Nakakarton? Oo. Dito sa harap? Hmm. Sige, sige. So, ayan, nakita ko na ang aking mahal na father. Padir, Father Badong. Ngayon pupunta tayo dito sa aking isang kababata. Kasi pumanaw na ang kanyang mahal na ama. So ito yung bahay nila, sina George Nicolas. Pupunta tayo ngayon sa Barangay Lakab, Jones Isabela. Dalawin lang natin ang aking bayaw. Itong kalsada na ito, napakahabang rough road nito. Siguro mga around mga 1 kilometer din, o more than 1 kilometer. Ayan, tapos na siya. Tapos na siyang gawin. Thank you sa mga officials na nagpagawa dito. At hindi na hirap ang mga motor papunta sa baryo. So dati ang motor na ginagamit namin dito yung Honda XR200, yung Kawasaki KMX150, which is mga dirt bike, mga off-road bikes. So sobra kasing rough road dati dito, no? Ayun, oh, ganda, oh. Meron pa rin hindi tapos itong part na to. Sumangbay kayo. Ibig sabihin, sa Ilocano yan, sa Tagalog, dumalaw kayo. Welcome kayo dito, parang ganon. And dadalawin natin ang aking bayaw. So nandito na tayo sa pinaka barangay proper. Ito yung session hall nila. Nandito na tayo sa bahay ng bayaw ko, dito sa Barangay Lakab. Wala siya ngayon. Nandun daw siya sa ilog. Mahilig yun ano, maglambat, manghuli ng mga isda. So isa yun sa mga pinagkukunan din ng kanilang kabuhayan dito sa baryo. So I don't know kung pupuntahan natin siya sa may ilog kasi medyo rough road doon, kung kaya nitong scooter natin. Sige, tignan natin. Check natin kung kakayanin pa. May mga karga pa tayo dito sa ibaba, oh. Tsaka dalawa yung daan dito, isa rito sa kanan. Meron din dito daan sa kabila. So hindi ko rin alam kung saang parte siya ng ilog naroroon. Next time na natin siya pupuntahan. Kasi kailangan ko umuwi ngayon ng Santiago City para kumuha, magpa-reserve ng ticket dahil uuwi na tayo sa Manila. So ayan ang Barangay Lakab. So meron silang statwa doon na rebulto doon na ano, merong may anong tawag doon sa sagwan sa ano, pangingisda pag meron kang bangka. Ayun. So siguro yun ang ano nila dito. Yung primary na pinagkukunan nila ng kabuhayan dito. Dahil malapit to sa ano, eh. Malapit sila sa ilog sa Cagayan River. At maganda ang ilog sa kanila dahil malalaki yung mga nahuhuling isda. Sayang, hindi ko naisip na ano, mag-fishing dito.
Anyways, next time na lang pagbalik. Sobrang marami tayong ginagawa at meron kailangan tayong unahin na at mga importanteng kailangan gawin dito. Family matters na kailangan asikasuhin. Ito yung ating mga farmers nag-sasalansan ng mga sako ng palay. Ang lawak na pala yan. Tapos mayroong mga baka. May mga alaga silang farm animals. So alas 5 na ng hapon, medyo paggabi na. At kailangan na nating bumalik ng Santiago. Diyos te Agnina. Ay, shot pa yun ah! Hello. I've been living life right like I could just die.